trying to not enjoy. I love you, Kenita. I love you all, guys. Yeah, congratulations. Pusita po yung sumagot, bakit po Mrs. Reyes, pwede naman Mrs. Cruz, Mrs. Ano, Mrs. Nito? According to studies, mas nakakarami raw po ang common na name ng Reyes kesa Cruz, Santos, Panganiban, at De Vera. You know, Mrs. Reyes, kasi siya yung pinaka-common na apelido sa atin. Kaya po siya, Mrs. Reyes. Ano pong similar na story yung medyo you found it similar, medyo familiar with what you did in this film na sabi mo, I really love and I want to make this film talaga. What made the cut para gawin ko to? Opo. The story of yung pagiging situational ng movie, hindi siya basta lang kasi love affair, hindi siya basta lang third party movie, or hindi lang siya movie about infidelity. It's a movie about love, acceptance, forgiveness, and it's napinakal siya in a very funny way na parang pagka binasa mo siya at inoffer sa'yo, mali pag hindi mo tinanggap. May mali sa'yo pag hindi mo tinanggap. You just have to be in this movie kapag ka in-offer siya sa'yo. Yun po. Huwag matahimik kayong dalawa. Ang ganda ng sagot mo. Parang I think we got it. It's a wrap. Thank you so much. Maraming pa sa lahat. Buhay! Isa-isa lang eh. Ang talino ko talaga ate. May ganun pa, no? Sige. Tanungin niyo pa po siya. Ano ba ang tanong? Mami Jo, kaya diba? Kasi ito, chinika! Mami Jo, pwede ba ulitin din natin? Ano po ang ba't namin tinanggap? Kasi po, malaki din naman yung bayad. Bayad? Talaga, mukhang pera. Hindi ka nakakontrata? Hindi, siguro, ako kasi, aminado naman ako na medyo maarte po ako pagdating sa mga konsepto, sa mga projects na binibigay sa akin. Minsan nga, kadalasan actually, na kalagit na anong project para tayong malilihis. Parang hindi ito yung inuuhan ko. Pero dito sa project na to, umpisang-umpisa pa lang, alam ko na yung tandem nung Quantum Films, nung Star Cinema at ng Idea First, alam kong ito na yon. Once na nagbigay sila ng script, itutuloy nila to eh. Ito to, wala talaga itong babaguhin. Kaya alam ko kung gaano ka-solid yung mangyayari sa pelikula. Kasi sobrang ganda ng script niya. Walang revisions na mangyayari dito. Doon pa lang napa-on ako. Wala pa yung, hindi ko pa na-visualize yung gagawin ni Direk Jun sa pelikula. Talaga namang, oo kagad. Kasi maganda yung script. Ang haba ng sinabi ko, sasabihin ko lang naman maganda yung script. JC. Maganda po yung script. Ayun. Pinexin niya. Hindi. No copying of answers. Katulad nung palagi ko sinasabi, kahit sinong artista na nasa posisyon ko, gustuhin na makasama ang isang Miss Juday and Miss Angelica sa isang film. Tapos, directed by June Lana pa. Siyempre, yun nga, Idea First, Quantum and Star Cinema, nag-collab sila. So, nung nabalitaan ko yun, siyempre, like Angelica, alam ko kagad na isang magandang material ang ibibigay sa amin. Tapos, nung pinresent sa amin, nandun na kagad yung interest. Kasi, I think, brand new experience to sa akin. Kasi, first time ko to do this kind of role, tapos comedy pa. Eh syempre, bihira mo ma-experience yung ganito eh. Parang ito yung una mo sa Star, no? Ito may una mo sa Star. Na comedy. Ano ba yung una mo? Ay hindi, pangalawa na pala to. Ano yung una? Ha? Yung una? Kay Vice. Ano yun? Oh, yung, ano yun? Girl-boy bakla tomboy. Ah, ito ka ba? Oo. Once a princess. Pero ano? Nakarami na rin sa Star. May isa pa po akong tanong.